Magandang araw sa inyo mga kadagit. Panibagong kwento na naman ang aming ibabahagi para sa araw na ito. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo sa ating channel ay huwag niyo sanang kalimutang i-click ang subscription button at ang notification bell para naman updated kayo sa tuwing i-upload namin ang aming mga kwento. Simulan na natin ang ating kwentuhan. Maliit pa lamang si Ariel ay napapansin na niyang iba ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang. Nararamdaman niyang mas mahal na mga ito ang kanyang nakababatang kapatid na si Franco. Kapag may nangyayaring masama kay Franco ay siya ang sinisisi ng mga ito kahit na wala naman siyang ginagawa. Halos linggo-linggo rin siyang napapalo ng mga ito sa tuwing may nagagawa siyang maliit na pagkakamali sa kanilang bahay. Dahil doon ay naisip ni Ariel na baka ampun lang siya. Tahimik lang siya nakaupo sa hapagkainan habang nag-uusap ang mga magulang niya. Chito, alam mo bang nawawala raw yung anak ng governor? 6 na taong gulang pa lang yung anak niya eh. Erica raw ang pangalan nun. Kawawa nga eh, sabi ni Carolina. Oh, narinig ko nga sa inuman namin kahapon. 1 milyon daw yung pabuya ng governor. Hinahanap nga nila. Maghahanap din ako bukas dahil sayang din naman yung pabuya, sabi ng asawang si Chito. Mabuti pa nga, kapag nakuha natin yung 1 milyon eh, siguradong mapapayos na natin tong bahay. Makakapagbayad pa tayo ng mga utang. Nakikinig lamang si Ariel at kanina pang gustong patuloy ng usapan ng dalawa. Matagal na kasi niyang gustong tapatin ang kanyang mga magulang. Papa, Mama, may tanong lang po ako sa inyo, sabi niya na nahihiya. Oh, Ariel, ano yun? Tanong ni Chito. Ampun lang po ba ako? Sawa ka sa itanong niya. Nagkatingin na mag-asawang si Chito at Carolina. Matapos ay binitawan ni Chito ang kutsara tinidor at tumingin sa mga mata ni Ariel. Oo, ampun ka lang Ariel. Matagal na namin gustong sabihin yun sa'yo. Mabuti na lang at tinanong mo na. Paano mo nalaman yun? Nalungkot naman si Ariel. Narandaman ko lang po. Nasaan po mga totoo kong magulang? Wala na sila. Patay na sila. Iniwang ka na nila sa akin. Mga buwisit yun. Saka bakit ba tinatanong mo? Tanong ni Carolina. Natalong ko lang po dahil iba po ang turing nyo sa akin kumpara kay Franco. Ganun ba? Bakit? May reklamo ka ba ron? Sabihin mo lang kung mayroon. Pwede ka naman namin palayasin. Laging bukas ang pinto para sa'yo, ani ni Carolina. Nga pala Ariel, huwag mo sanang masamin itong sasabihin ko, pero ang totoo niyan ay hindi ka namin kayang pag-aralin. Alam mo namang buntis ang mama mo, hindi ba? Tapos si Franco mag-graduan na sa susunod na pasukan. Hindi ka namin kayang pag-aralin. Sana maintindihan mo yun, sabi ni Chito. Napaiyak na lang si Ariel dahil hindi niya kayang matigil siya sa pag-aaral. Sobrang saya kasi niya sa school dahil naroon ang mga kaibigan niya. Bukod pa roon ay desidido talaga siyang makapagtapos ng pag-aaral. Bumakas na lang ang malubhang lungkot sa kanyang buong muka. Nang matapos nilang kumain ay pinaghugas na siya ng pinggan ng kanyang ina. Sa kanyang paghuhugas ay umiyak siya habang iniisip ang mga nalaman kanina. Maya-maya ay nadulas ang kamay niya, kaya nabitawan niya ang isang malaking bowl. Gumawa ito ng nakakabinging ingay sa loob ng bahay at nabasag pa ito. Dali-dali siyang nilapitan ng ina at pagkatapos ay piningot nito ang tainga niya. Napakawalang hiya mo talaga. Nakabasag ka na naman, sigaw ng ina. Alam mo ba kung magkano ang bili ko dyan sa bowl na yan? 200 ko binili yan sa Tiangge. Diyos ko po, yung paborito kong bowl pa talaga ang pinasag mong hayop ka. Tama na po mama, hindi ko po sinasadya, pagmamakaawa ni Ariel. Anong tama na? Halos araw-araw ka na nakakabasag ng mga pinggan. Gumaganti ka ba sa amin dahil hindi ka namin pag-aaralin ha?
Sorry po, Mama. Hindi ko po sinasadya. At dito na nga siya pinagpapalo ng ina sa kanyang mga braso at binti. Na maggabi, lumaya si Ariel sa kanilang bahay. Dala ang isang malaking bag kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Hindi na niya kayang tumira sa poder ng kanyang inaakalang mga magulang. Tumakbo siya ng tumakbo patungo sa kung saan man siya dalhin ang kanyang mga paa. Sa kanyang pagtakbo ay napahinto siya dahil may humila sa braso niya. Doon ay sa kanya napansin ang kanilang matandang kapitbahay na si Aling Linda. Oh, Ariel! Bakit siya umiiyak? Ano nangyari? Lumayas po ako, Aling Linda. Ayoko na po kay Mama at Papa. Nagulantang naman si Aling Linda. Ha? Eh bakit naman? Ano ba nangyari? Pagtataka ng matanda. Hindi po sila ang totoo kong mga magulang. Tapos palagi po nila akong pinapalo kaya umalis na po ako sa kanila. Diyos ko naman, bata ka. Eh saan ka naman pupunta? May matutuloyan ka ba? Nagpunas ng luha sa mga pisngi si Ariel. Wala po. Wala po akong matutuloyan, Aling Linda. Inakap siya ng matanda. Hay, mabuti pa sumama ka sa akin at doon ka muna tumira sa bahay ko. Magmula ngayon. Ayos lang po ba, Aling Linda? Hindi naman po ba ako pagagalitan ng mga anak nyo? Ay bakit ka naman nila pagagalitan? Hinawakan siya sa kamay ng matanda. Tara na at umuwi na tayo. Baka kung ano pa mangyari sa iyo dito sa daan. At umuwi na nga sila. Pag-uwi ay nakatingin ang lahat kay Ariel. Ano yan, Ma? Bakit nandito yung anak ni Carolina? Tanong ng panganay na anak ng matanda. Eh, pinalayas daw siya ng mama niya. Kaya heto. Paliwanag ni Aling Linda. Diyos ko, pauwin mo na yan, Ma. Wala tayong may papakain dyan. Eh, alam mo naman, wala tayong may ibibigay dyan, di ba? Hayaan mo na. Sa tabi ko na lang siya matutulog ngayong gabi. May kinita naman ako sa paglalako ng mga gulay kanina. Ay, naku. Ikaw ang bahala, Ma. Basta, wala kami may bibigay sa batang yan, ha? Alam mo namang, taghirap tayo ngayon. May apat akong anak na pinapalamon at pinag-aaral. Alam mo yan, Ma. Ay siya, sige anak. Maligo ka na roon at pagkatapos kumain na tayo. Sabi ni Aling Linda sa inosenteng bata. Naligo nga si Ariel sa banyo. Habang naliligo siya ay nagsalita ang anak ni Aling Linda na si Rochelle. Hoy, anak ni Carolina. Kuntian mo lang yung pagligo mo dahil alam mo namang iniigib lang namin yung tubig sa balon. Palitan mo yan bukas, ha? Sige po, sabi ni Ariel. Hiyang-hiya si Ariel dahil alam niya at nararamdaman niyang hindi siya gusto ng mga tao sa bahay. Kahit ang mga anak ni Rochelle ay masama ang tingin sa kanya. Kahit saan siya magpunta, mapanghusgang tingin ang palaging ipinupukol sa kanya ng mga tao. Wala siyang masamang ginagawa. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Samantala, kinabukasan naman, nag-igib na nga si Ariel para palitan ang tubig na nakonsumo niya kahapon. Habang nag-iigib siya ay galit na galit siyang nilapitan ni Carolina. Hoy, Ariel! Ang kapal ng mukha mong bata ka! Ano itong narinig ko sa mga kapitbahay at pinagkakalat mo daw na pinalayas kita? Galit na sabi nito. Hindi po, Mama. Hindi ko po yun sinabi. Takot at takot na sabi ni Ariel. Piningot siya sa tainga ni Carolina. Napahiya kasi ito sa mga kapitbahay dahil nagmukha siyang masama magmula ng kumalat ang chismis na pinalayas nito ang sariling anak. Sinabunutan ni Carolina si Ariel. Wala ka talagang ambag sa aking hayop ka. Kung hindi sakit ng ulo, pura ka problema sa buhay ko. Huwag na huwag ka nang babalik sa bahay ko. Naiintindihan mo? At matapos sa bunutan ay tinulak niya ang bata kaya tumama ang likod nito sa isang malaking bato. Napaaray sa sakit si Ariel at saka umiyak. Binuhat ni Carolina ang balde ng tubig at ibinuhos ito kay Ariel. Iyan, yan ang bagay sa iyo. Matapos kitang palumunin, sisiraan mo ko sa mga kapitbahay ko. Punyeta. At umalis na nga ito. Napaiyak na lamang si Ariel habang pinagmamasdan siya ng ilang mga tao sa paligid. Awang-awa ang karamihan sa kanya.
Dumating si Rochelle. Eh hindi naman pala totoong pinapalayas ka Ariel eh. Sinungaling ka naman pala. Hindi tama yan na matapos kang pakainin at alagaan sisiraan mo. Mabuti pa, huwag ka nang pumunta sa bahay dahil baka kami pa ang traidorin mo. Huwag ka na mag-igib dyan. Kunin mo na lang yung mga gamit mo at umalis ka na. Tumakbo nga si Ariel sa bahay upang kunin na ang kanyang mga gamit. Oh, Ariel, aalis ka? Saan ka naman pupunta? Tanong ni Aling Linda. Pinapalayas po kasi ako ni Tita Rochelle. Salamat po nung marami sa tulong niyo, Aling Linda. Hay, napakasama talaga ng ugali ng anak ko. Huwag kang aalis dito at pagsasabihan ko lang siya. Hindi malas siya naawa sa'yo. Nang dumating nga si Rochelle ay binulyawan ito ng binulyawan ni Aling Linda. Doon ay nag-away sila. Hindi kaya ni Ariel na nakikitang siya ang dahilan ng pag-aaway ng mag-ina. Kaya naman tumakbo na siya patungo sa lugar kung saan man siya dalhin ng kanya mga paa. Habang tumatakbo siya ay narinig niya ang mga kapitbahay na pinag-uusapan siya. Sinasabi ng mga ito na wala raw siyang utang na loob at sinungaling pa. Lahat na yata na masasakit na salita ay sinabi ng mga ito sa kanya. Parang isang kutsilyo sa taas ng mga salitang iyon na sumusugat sa puso niya. Sa pagtakbo niya ay hindi niya namalayang nakapasok na pala siya sa gitna ng kagubatan. Sobra ang paghihinagpis ni Ariel. Pakiramdam niya ay siya na lang ang mag-isa ngayon sa mundo. Walang katuwang. Nang mapagtanto niyang hindi na niya alam kung saan na siya ay natakot na siya. Nangamba siya na baka hindi na siya makalabas sa kagubatan ngayon. Lakad lamang siya ng lakad habang papalayo siya ng papalayo ay lalo siyang naliligaw. Nagsimula siyang mapaiyak dahil sa takot. Tulong! Sigaw niya. Umeko lamang ang boses niya sa buong lugar pero wala naman siyang natanggap na anumang sagot mula sa kung saan. Lalo pa siyang napaiyak ng napaiyak. Tulong po! Tulong! Naglakad lamang siya ng naglakad patungo sa lugar kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa. Nang tumingin siya sa relo ay nalaman niyang alas 3 na pala ng hapon. 5 oras na siyang naglalakad at naliligaw sa kagubatan. Panay ang tingin niya sa paligid. Natatakot siya na baka mamaya ay may gumapang na palang ahas patungo sa kanya at bigla siyang tuklawin. Pagod na siya sa kalalakad. Dumagdag pa ang gutom at uhaw na nagpapahina sa tuhod niya. Nanginginig kasi ang tuhod niya. Gusto na niyang sumuko. Hanggang sa maya-maya ay nakita niya ang isang tulay na dumugtong sa kabilang parte ng bundok. Sa ilalim nito ay isang rumaragasang tubig. Nagulat siya dahil hindi niya alam na may ganong lugar pala sa kabundukan. Nilakad niya ang tulay na iyon. Habang naglalakad siya ay napansin niyang parang hindi man lang niya nararating ang kabilang dako. Para bang nakalup lamang ito. Napakahiwaga ng tulay na ito na parang nakakapanindig ng balahibo niya sa katawan. Lalo siyang napayak sa takot kaya naman kahit pauga-uga ang tulay ay tinakbo niya ito. Kalaunan, narating din niya ang kabilang dako. Tumakbo siya roon ng tumakbo kahit na wala na siyang lakas. Habang tumatakbo siya ay natanaw niya ang isang payat na batang babae na nakahiga sa malayo. Sa tansya niya ay nasa 6 na taong gulang ito. Nilapitan niya ito. Bata, pagising niya sa batang ito. Nagising nga ang bata pero halatang wala itong anumang lakas na kumilos. Kaya naman naghanap si Ariel ng pagkain sa paligid. May nakita siyang mansana sa isang puno. Inakyat niya ito nang makuha, ibinigay ito sa batang babae. Naghanap din siya ng tubig sa paligid. Sa kabutihang palad ay natagpuan niya ang isang malinis na batis. Gamit ang kanyang mga kamay ay sumalo siya roon. Tumakbo patungo sa bata at pinainom ang tubig. Dahil nahihirapan siya, ang ginawa na lamang niya ay binuhat niya ang bata at iniga sa tabi ng batis. Doon niya ito'y pinagpatuloy na painumin ang tubig. Mga isang oras ang lumipas ay nagkaroon na rin sa wakas ng lakas ang batang ito. Anong pangalan mo, bata? Dito ka ba nakatira? Tanong ni Ariel.
Umupo ang bata at sumandal sa isang malaking puno. Hindi po ako nakatira dito, kuya. Nawawala po ako rito. Ilang araw ko na pong hinahanap ang daan pa uwi, sabi ng bata at pagkatapos ay umiyak. Huwag ka nang umiyak, bata. Nawawala rin ako dito. Hindi mo po ba alam ang palabas? Hindi rin eh, pero hahanapin natin. Basta huwag ka nang umiyak dyan. Sana makauwi tayo bago magdilim kasi nakakatakot dito. Ilang araw ka na rito, bata? Hindi ko alam, kuya. Basta matagal na ako rito, sabi nito. Ano palang pangalan mo? Ako po si Erica. Naalala ni Erica ang pag-uusap noon ng kanyang mga magulang noong araw na tinanong niya ang mga ito kung ampon lamang ba siya. Ako naman si Ariel. Ikaw ba yung anak ng governor? Mayaman ka pala eh. Alam mo bang hinahanap ka ng mga tao? Talaga po ba? Pero bakit hindi nala ako mahanap? Hindi ko nga rin alam eh. Alam mo ba yung tulay na nandoon? Doon ako dumaan. Nagulat niya ako dahil may tulay pala rito. Sa tulay nga rin po ako dumaan. Tara na at bumalik na tayo roon. Kaya mo na bang maglakad? Tumangaw si Erica. Opo, kuya. Salamat po dahil may kasama na ako rito. Dahil takot na po kasi ako. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita makauwi. Alam ko ang pakaramdam na mag-isa. Kaya tutulungan kita para hindi ka na sobrang malungkot. At binalikan niya nila ang tulay pero wala na ito roon. Siguradong sigurado si Ariel na nandoon lang ang tulay na yon. Kaya naman gulat na gulat at litong-lito siya sa mga nararamdaman niya ngayon. Hanap lamang sila ng hanap doon hanggang sa abutan sila ng gabi. Hindi pa rin nila nahanap ang tulay. Sa pagod nila ay nagpahinga na lamang sila at nagdesisyon na matulog sa isang kuweba na natagpuan nila. Kuya, wala naman po sigurong ahas dito o multo, di ba? Natatakot man si Ariel ay ayaw niyang hawaan ng takot si Erica. Ano ka ba? Walang ahas dito at hindi rin totoo ang mga multo. May nakita ka na bang multo? Wala po. Di ba? Kasi hindi naman sila totoo. Matulog na lang tayo para maaga tayong magising bukas. Pero magdasal muna tayo sa Panginoon na sana makauwi na tayo. Sige po. Lord, salamat po dahil may kasama na si Erica dito sa gubat, sabi ni Ariel. Sana po'y makauwi na kami dahil nakakatakot po rito sa gubat. Napakadilim po. Gutom na rin po kami. Sana po'y iligtas niyo po kami sa mga mapanganib na hayop. Matutulog na po kami at kayo na po ang bahala sa amin. At matapos ay magkatabi na nga silang natulog sa loob ng kuweba. Pagkagising ni Ariel ay sikat ng liwanag mula sa araw ang unang naaninag niya. Bumangon siya at nakita niya si Erica na nasa tabi niya habang natutulog. Gulat na gulat si Ariel dahil nasa gubat sila. Ang huli niyang naalala ay natulog sila sa loob ng kuweba. Laking pagtataka niya kung paano sila napunta roon. Pinagmasdan ni Ariel ang paligid at nakita niya ang tulay na ilang metro lang mula sa kanila kaya napangiti siya sa tuwa. Erica! Erica! Gising! Nakita ko na ang tulay! Pagising niya sa bata. Nagising naman niya si Erica at tiningnan ang tinuturo ni Ariel. Pwede na tayong umuwi? Oo, pero dito ka muna. Maghahanap muna ako ng mga mansana sa puno para may lakas tayo. At naghanap na nga sila ng mansana sa mga puno. May nakita silang limang mansana sa isang puno. Inakyat ni Ariel ang punong iyon at pinitas ang limang mansanas. Kinain nila ang dalawa at itinago naman ang tatlo sa bag ni Ariel. Nang matapos kumain ay tinahak na nila ang tulay at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang oras din ang paglalakad nila hanggang sa may narinig na boses si Ariel. Ariel! Ariel! Pagtawag ng isang pamilyar na boses. Kuya, ikaw ba yung tinatawag? Tanong ni Erica. Si Aling Linda yun! Bulalas niya. Aling Linda! Nandito po ako! Nasaan ka? Nandito lang po ako! Dito po kung saan mapuno po na nakikita ko! Susundan ko ang boses mo ha! Huwag ka maglakad dahil baka magkalayo pa tayo!
at sinunod niya ayon ni Ariel. Hanggang sa kalaunan ay natagpuan na sila. Niyakap siya ni Aling Linda ng mahigpit. Diyos ko, mabuti naman at wala nangyaring masama sa iyong bata ka. Bakit ka ba lumayas ng bahay? Kasi po, ayoko pong mag-away po kayo ng anak nyo. Ayoko pong maghindihilan po ako ng pag-aaway nyo, sabi niya. Ay nako, hayaan mo yun. Lagi naman kami nag-aaway nun. Doon na napansin ni Aling Linda si Erica. Teka, sino itong batang ito? Siya po si Erica. Matagal na raw po siyang nawawala rito. Nakita ko po siya sa gubat. Erica? Diyos ko, ikaw yung anak ng governor. Opo, sabi ni Erica. Matagal ka na nilang hinahanap. Mabuti na lang at nakita ka rin sa wakas. Tara na at dadalhin ka namin sa barangay para naman makita ka ng mga magulang mo. Diyos ko, alalang-alala na mga yun sa'yo. At nagpunta na nga sila sa barangay upang i-turn over si Erica at ikuwento ni Erica ang mga karanasan niya sa kagubatan hanggang sa nang makita na siya ni Ariel. Kasama sa mga nabanggit nila ang misteryosong tulay na ikinakataka naman ng mga tao sa loob ng barangay office. Eh wala namang tulay roon sa buong kagubatan, komento ng isang opisyal. Mayroon po, doon po kami dumaan, sabi ni Ariel. Nagkapalitan na lamang ng tingin ng mga tao sa barangay at ginapangan ang mga ito ng takot. Diyos ko, hindi naman kaya na engkanto kayo. Kaya nga eh wala namang tulay dito. 50 years na akong nandito. Nalibot ko na ang buong lugar, sabi ng isa pa. Matagal nilang pinag-isipan kung ano ang totoo nangyari hanggang sa makonclude nila na kagagawan niya ng mga engkanto kung bakit nawala si Erica at Ariel. Kalaunan ay dumating na nga ang ina ni Erica na maluha-luha. Kaagad itong niyakap si Erica ng emosyonal. Hindi siya makapaniwala na matapos ang halos 2 linggo ay makikita niya ng buhay ang anak niya. Halos mawalan na rin kasi ito ng pag-asa. Sino nakakita sa iyo anak ko? Tanong nito sa lahat. Si Ariel po ma'am, sabi ni Aling Linda at tinawakan sa balikat si Ariel. Niyakap naman ang governor si Ariel sa sobrang kagalakan. Maraming salamat sa iyo anak. Maraming salamat talaga. Utang na loob ko sa iyo ang lahat ng ito. Wala po yun, masaya po ako na nakauwi na po siya. Tinulungan niya po ako mama, pinakain niya po ako at tinalagaan. Napakabait po niya sa akin, sabi ni Erica. Hinarap ng governor si Aling Linda. Ikaw po ba ang mama ni Ariel? Ay nako, hindi po ako ang ina ni Ariel. Kapitbahay lang po niya ako. Nagmamagandang loob. Kung ganoon ay nasaan po ang mga magulang niya? Gusto ko sanang iabot sa kanila ang pabuya sa pagkakahanap sa anak ko. Ang totoo po niyan ay wala naman po mga magulang si Ariel. Pinalayas na po kasi siya nang umampun sa kanya, kuwento ni Aling Linda. Ma'am, baka naman po gusto niyong tulungan makapagtapos sa pag-aaral si Ariel at mabigyan ng masisilungan. Nakakaawa naman po ang kalagayan niya. Wala pong problema, tutulungan ko po siya, sabi ng governor. Maya-maya ay pumasok ng sabay sina Carolina at Rochelle. Pawis na pawis sa mga ito at parabang galing sila sa pagtakbo. Ma'am, ako po ang ina ni Ariel. Ako ang tumayo niyang ina sa loob ng 10 taon, sabi ni Carolina. Naku, huwag ko kayo maniwala sa kanya ma'am. Araw-araw niyo minamaltraso si Ariel. Noong pinalayas nga niya si Ariel, ako ang nag-alaga sa kanya, sabi ni Rochelle. Sino ka ba? Ang kapal naman ng mukha mong manghimasok dito. Hindi ko pinalayas ang anak ko ha? May hindi lang kami pagkakaunawaan, sabi ni Carolina. At dito na nga nagsampalan sina Rochelle at Carolina. Gustong gusto nilang sa kanila ipabuya ng governor ang pabuyang ibibigay kay Ariel. Mabuti na lamang at inawat sila ng mga barangay officer. Wala silang napalaroon kung hindi ang mga pasa at kalmot ng bawat isa. Dahil sa uli ay wala ni isa sa kanila ang inabutan ng pera ng governor. Napahiya lamang sila. Sa halip ay inuwi ng governor si Ariel at inampon. Pinag-aral niya ito. Binihisa na magandang kasuotan at ibinigay rito ang lahat ng pwede niyang ibigay. Awang-awa kasi siya sa batang ito.
Nakikita niya kay Ariel ang kabutihan ng puso nito, ang kagustuhang makapagtapos sa pag-aaral at ang pagkakaroon ng utang na loob sa lahat ng mga ibinibigay niya rito. Dahil doon ay mas lalo siyang ginaganahang tulungan ito. Naging malapit sa isa't isa si Ariel at Erica. Halos magkapatid na nga ang turingan nila sa isa't isa. Magmula nang dumating si Ariel sa kanilang bahay ay mas nagkaroon pa ng saya at sigla ang tahanan nila. Makalipas lang ang ilang taon ay nakagraduate ng kolehiyo si Ariel. Tumakbo ito bilang mayor ng kanilang syudad. Naging maganda ang reputasyon ni Ariel sa kanilang lugar dahil nga sa patuloy niya ang kabutihan sa lahat. Kaya naman na magkaroon ng eleksyon ay nanalo siya. Nang isang araw nga na bumisita siya sa kanilang kabahayan, nilapitan siya ng mga tumayo niyang magulang. Kung dati ay mapangmaliit na tingin ang ibinibigay ng mga tao sa kanya, ngayon ay napakataas na ng tingin ng mga ito sa kanya. Hiyang-hiya pa nga ang mga ito sa kanya. Hindi maitatanggi ni Ariel na masama pa rin ang loob niya sa kanyang ina, pero mas pinili pa rin niya ang magpatawad. Dahil sa uli, alam niyang ibinababa ng Panginoon ang mga taong nagmamataas. Ariel, pasensya na sa mga nangyari sa atin noon ha. Eh alam mo namang marami lang kaming problema noon, kaya kung ano-ano mga nagagawa namin, sabi ni Carolina. Pinapatawad ko na po kayo. Ayoko pong magtanim ng anumang galit sa kahit kanino. Pwede bang makahingi ng pera sa iyo? Eh babayad lang sana namin ng utang kasi lubog na kami, sabi ni Carolina. Nako, pasensya na po pero wala ko akong maibibigay sa inyo ngayon. Kung wala po kayong trabaho ay bibigyan ko po kayo ng trabaho sa munisipyo. Tutulungan ko po kayo. Asar na asar si Carolina. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Eh kung hindi mo ako bibigyan ng pera eh sana suklihan mo na lang yung mga nagastos ko sa inyo noon. Magkano po ba yung isusukli ko sa inyo? Tanong ni Ariel. Hindi mo yung masusuklian ang utang na loob. Hindi mo yung masusuklian kahit magkano. Gusto ko po mabayaran ang utang na loob na sinasabi nyo, kaya magkano po ba? 1,000,000 yun. Yun ang hinihiling ko. Pasensya na po pero hindi po aabot ng 1,000,000 ang lahat ng mga nagastos nyo sa akin. Bibigyan ko na lang po kayo ng 100,000 piso para wala na po tayong utang na loob. Maraming salamat po sa lahat ng mga tulong nyo sa akin noon. Hindi ko naman po yun nakakalimutan. Habang buhay ko po yung tatanawin. At inutusan niya ni Ariel ang kanyang sekretary upang kunin ang number ni Carolina. Ang sekretary na niya ang makikipag-ugnayan sa matanda upang mabayaran ang sinasabi nitong utang na loob. Mula sa isang simpleng pagtulong sa isang batang nangangailangan noon, ngayon ay nasuklian ng Panginoon ang lahat ng kabutihan niya. Isang araw pa nga, nag-uusap sina Ariel at Erica sa loob ng kanilang bahay. Dito nila inalala ang mga nangyari noon una sila nagkita. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nila nabibigyan ng kasagutan kung gawa nga ba ng engkanto ang tulay na dinaanan nila noon. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana nagustuhan niyo po ang kwento nating hatid sa araw na ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong ma-update at malagi nyo mapapanood ang ating mga kwento. Yun lamang po, ito ang Dagi TV, nagpapaalam. Peace out!